Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakakaranas ng mga yung nagamitan ka na ng kaliwa mga bossing? Or kaya parang lagi ka na babales, lagi kang halimbawa tumatalab sa inyo yung mga negative na mga panalangin. Yung mga gano'ng mga bossing, nakaranas na po ba kayo ng mga ganyan? Mahirap po yung mga nakakaranas ng ganyan mga bossing kasi sabi po nila, once ikaw ay natalaban na ng isang beses, lagi ka daw pong tatalaban. Kaya nga po lagi kong nirekomenda sa inyo na magsuot kayo kahit mga passion na alahas mga bossing. Kasi ako po mga bossing, sa pool po, kahit yung dati yung nititinda kami ng ng mga fishbowl kikiam, mga kwek-kwek mga bossing, mga ganyan, hindi ako nagpapawala ng mga suot-suot kahit passion-passion. Kasi po mga bossing, once na ikaw po ay bawa may nainggit sa inyo o kaya may ginagalit sa inyo, nanalangin ng masama, tatalab po kasi. Ngayon po mga bossing, kasi minsan na rin ako nabalis naman pero nagpantal ang buko katawan mga bossing. Ultimong anit ko mga bossing sa ulo. Ang dami bukol-bukol, madidiri kayo mga bossing. Ako dati nagpicture, kaya lang napintasan ako, sabi ano ba yan, di na dapat pinipicturean daw yung mga ganun, nakakadiri daw kasi nakakilabot. Tunay naman, kasi kahit ako pag nakikita ko yung balat ko, ko kinikilabutan ako mga bossing. Nabalis po ako, kasi nakabalis po sa akin, matinding bambales, talagang grabe. Pero yun po, parang isang linggo ko siya na pinagtiisan, laway lang po niya mga bossing sa aking tiyan. Ang tuloy, parang ako yung nagdahilan, humupa ka agad yung mga butlig-butlig, yung mga pantal nga po sa aking pong katawan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kaya sobrang dala ko na, kaya mula noon, ako po mga bossing ko, maliit pa lang yung anak ko, dalaga pa lang ako, nagsusot na ako ng kung ano-ano, kasi nga po, takot na ako na maulit po muli iyon, kasi naranasan ko na po siya, dati-dati hindi ako nagsusuot, pero mahilig ako talaga magsuot. Meron akong kakilala na ni hikaw ay ayaw, tinalabad din po siya. Ngayon po, nagsusot na po siya ng hikaw, nagsusot na rin siya ng mga Lucky Charms ng bracelet. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala sa mga gato mga pamamaraan, ito po para hindi kayo talban na mga ganyan sitwasyon, ito sa bahay ninyo ilalagay para pangkalahatan. Ultimo mga anak ninyo, si Mr., si Mrs. ay hindi tatalaban. Kaya kung kayo po'y naniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing, hindi kayo talaban ng mga ganyan sitwasyon para hindi kayo magsisi. Kasi minsan kapag hindi ka naniniwala, hindi ka nakapaglagay, tapos yung banti po na nahihirapan ka na sa nangyayari po sa inyo, mga bossing, na kayo ay natalaban ng mga ganyan, laging nagsisisi ka na, ay sayang sana ginawa ko yun. Bagamat alam ninyo, matigas lang ang ulo, hindi naniniwala, hindi nyo siya ginawa, mga bossing. Para walang pagsisihan, mga bossing, subukan nyo po ito. Kailangan lamang po natin ng malinis na walis tingting, mga bossing. Pagtapos, kumuha kayo ng timbang tubig. Mas mainam tubig ulan, or kung walang tubig ulan, ay di, kahit tubig lamang pong gripo, basta importante malinis. Tapos, lagyan nyo po ito, mga bossing ko, ng 3 kutsara na asin, tapos pitpitan nyo po siya ng bawang, mga bossing. Ngayon, i-aano nyo po ito sa tubig, mga bossing. Tapos, gagamitin lang natin ang walis tingting, ibababad po natin dyan sa may asin at may bawang. Pagtapos, mga bossing, makalipas ng 24 oras, yung tipong nanunoot na yung amoy sa walis tingting, isasabit nyo po ito mga bossing. Kung hindi kayo nahihiya, pwede nyo itong isabit sa may main door. Pero kung nahihiya ka, doon na lang sa may bintana. Kasi di ba ang main door natin, may katabing bintana po ito. Doon na lang sa may bintana nyo po siya ilalagay. Pero kung parang wala pa rin chance at may makakita nito mga bossing, kahit isang maliit na walis tingting lang mga bossing, ito po ay pwede nyo rin isabit sa inyo pong bintana ng kwarto. Meron din po kaming ganito mga bossing. Yan po mga bossing ko, depende. Inaalok po namin yan, depende sa mga may gusto lamang at nakakaranas ng mga ganyang pagsubok. Pero huwag nyo nang hintayin na makaranas kayo kasi mahirap mga bossing, lalo na kung hindi nyo machechempuhan yung halimbawa albularyo, nagpa-albularyo kayo or kung ano man po yung ginamot po ninyo na mas lumala. Kung hindi nyo machechempuhan ay lalong lalala, ay mahirap na nasa huli ang pagsisisi mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ito po isa sa mga sikreto upang sa ganon tuloy-tuloy ang agos ng swerte. Subukan nyo po ito mga bossing. Kayo mismo ay magugulat sa malaking magandang pagbabago na magaganap sa buhay po ninyo. Kaya kung po naniniwala, asya, ilumarga po kayo at subukan nyo po ito. Yun po mga bossing. Salamat po.